Hello, good morning mga farmers. Ayan, ito po yung ating ano. So, may papaliwanag po ako. Matagal po akong walang ma-upload ano. Yung mga ina-upload ko po na video, konti lang po ano. Kung makita nyo, mga 3 minutes, 2 minutes lang po ano. So, mula po nung wala po tayo mga upload tungkol po sa mga farming ano, may pinagkakabalan po ako. So, ngayon po nakapag-ano po tayo ng tricycle. Ayan. May gamit na tayo sa bukid, no? Eh, ngayong araw, maghatid po ako ng binhi po ng ano, mais sa amin. So, tataniman po kasi dun sa bundok na ng mais, yung 2 hectare po. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung binhi po na gagamitin po namin dun. Kasi, ito po yung pinakamura po na variety po ng mais na binibili. So, wet season po ngayon. Hindi po ganong... Alam ko hindi po magasyadong kagandahan pag wet season po ang tanim na mais, no? So, bumabawi lang po tayo sa pag dry season. So, itong binili ko, bumili lang po ako ng sakto lang po na no, variety po ng mais. Ngayon, papakita ko sa inyo at sasabihin ko kung magkano po ang presyo ng mais po na ito. For now, mag-atid din pa tayo ng diesel. Yan, para sa palay. Yan, so, sa mga nagtatanong po, no, bakit po ako nawala ng mga ilang weeks po, no? O buwan. Wala po masyadong upload tungkol sa farming. Kaya yeah, ito po yung nagkablan po natin. So, nakapag-produce na po tayo ng tricycle, which is ito galing sa father ko. Tapos yung motor, yun po yung binili po natin. So, ayan. Papakita ko po sa inyo yung kino natin na mais. Ayan, so ito po yung binili po natin na ano, na variety po ng mais. Sa mga nagtatanong po nung klase pong variety po ito, ito po yung bioseed po ano. May number siya na B118G. Ito po ay hybrid seed na corn. Nakalagay po yan ano. Ito po yung variety po natin doon at ito po tatlong bag. Ang per bag po nito ay 10 kilos. Eh ang presyo po ng bawat isa pang ganito ay 2,100. Ito yung pinakamababa na kuha na po natin. Although na-try natin itanim to, okay naman po siya. Eh, try natin itanim ulit, ano. Tatlong bag po ng ito, kulang pa ako ng isa sa 2 hektarya. So, 4 po na bag ang magagamit po na mais po, no. Dun sa 2 hectares po natin. So, kita nyo po dun. Pinagawa natin, manual pong tagtatanim. Sa ito, ihatid po natin dun, no. So, mamaya, update ko po kayo. Sa mga nagtatanong po ano, kung ano po yung ano, yung kung ilang bag po yung isang hektarya. Ang ganitong bag po kasi ano, 10 kilos po 'yan. Convert po sa ano sa isang ang matataniman po nito kalahating hektarya. So 2 hektarya po 'yun, 4 po na bag ang kailangan po natin. Yan. So 'yan po yung tatanim natin na mais. So 'yan, let's go na. Ito rin po yung mga farmers yung ano long print natin, 2096, no. Ayan, ito po yung bioseed po na isa. So, hybrid rice. Ito na po yung lalagay po natin sa ano, 4,000 square meter na ano, taniman po ng palay. Yung pin 2096. Yan. So, yung farmers, ihatid po natin to. Ayan, katapos natin ihatid po, no, mga farmers, yung ano, yung binhi po na kinuha ko po, no, yung binili natin. So, nagtataka kayo kung bakit yun ang kinuha kong binhi, apa, no? Marami po kong lasing binhi po pagbibili po kayo sa bayan. So, makita nyo doon yung mga kilala na binhi like Pioneer, Decal, lahat po ng mga variety pag titignan mo nandun. Bakit yun po ang kinuha ko? Kasi magtataka kayo bakit yun na medyo mas mura kasi. Based po kasi sa experience po natin sa pagtatanim po ng mais itong mga nakaraan, ay nalugi po kasi ako eh. Naubos yung ating puhunan. So, pag mga ganong diskarte po kasi, sa sunod na pagtatanim mo talaga, is mag-iisip ka kung like pa summer, maganda yan. Kahit ang ilalagay mo eh, variety po talaga, yung mamahalin, yung mga 5,000 ang isang, you know, isang bag, ganun. Pwede po yun. Si, sigurado po yun kasi pa-dry season po siya. Pero pag ganito wet season, mag-isip ka na lang kasi normally ano sa mga nagtatanim po ng mais pag wet season kasi ano yan medyo hindi ganoon kalaki yung maani tapos pag wet season asahan mo yan may mga uut talaga
So, ayan, naputol mo na, farmer, sa isa pa dito ay yung ano, kapag wet season po, ano, bukod po sa mababa po yung ano, yung ani pag ganito, mababa rin po yung presyo kapag wet season. Kaya minsan ano, maganda pa rin yung ano, yung tabang diskarte lang po sa pagtatanim po, ano. Although hindi ko naman inaano lahat ng mga farmers, depende pa rin kung sa lugar po nila. Like pag wet season kasi, nandiyan yung mga malalakas na bagyo, malalakas na hangin. Yan, dyan po nasisira po yan. Plus, tag-ulan, maraming mga wood. So, depende pa rin po ano. Pero ang nakikita ko talaga pag wet season, hindi man masyado. Pag dry season, sige, kahit bigyan mo siya ng mga variety na kilala, no? Maganda. So, yan, dyan po yung diskarte po natin para malaman nyo rin kung bakit, yan, bakit bioseed. Marami namang klase po ng variety na pwede pong pilhin po, ano. So, ganyan po yung diskarte po natin yan kasi alam best ko na rin po tinataniman yun, 2 hektarya po na yun. Na, ito po kasi hindi po siya irrigated, ano, saudulan lang po, ano, sa bundok siya. Kung hindi na umulan, sira ng pananim, no. So, yan po yung mga diskarte po natin. Kung ikaw naman ay maganda yung place mo, patad siya, lowland, ikaw, maganda. Kahit variety po lagay mo niyan. Pero pag yung mga ganong place po, yung kagaya nung pinapakita ko sa inyo na bulubundukin, mag-isip ka para tamang diskarte lang para hindi ka laging lugi. Yan. So, hanggang dito na po mga farmers yung vlog po natin. Maraming salamat po sa lahat ng viewers. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Tingnan niyo kung paano sila magtanim ng maiso gamit pang planteria. Parang sipit po lang ano, ng ipon yung dulo. Ayan. So yung tatanong sa akin kung ilang inilalagay niyong putin dun sa kanyang lagayan ay isa. Ayan. So yan sila, oh. Mabilis magtanim. Kasi nung unang panahon hindi po ganitong magtatanim. No? Hindi po uso yung planteria na ganyan. Ang gamit ay paa. Pero mabagal yun dahil ito, pag tinanim nila, pansinin nyo dun sa buwan, magkakalapit-lapit lang yung puti na nilalagay niya. Kung pa ang gamitin mo yan, magpapit.